youngest elected councilor sa Manila. He's also the holder of youngest vice mayor and the youngest mayor. When he was elected mayor, he's only 44. True compassion ang pinairal ko puso para unawahin ang katatayuan nila. Pinili kong akapin ang puso niya para bumalanse. May mga kalyeng hindi pwede, may mga kalyeng pwede na. Dahil ang pinairal natin puso siya. Pero may kakipat na responsibilidad yun. Kapag binigyan tayo ng pagkakataon, ng pamahalaan, makapaghanap buhay, meron din tayong responsibilidad sa ating sarili at sa pamayanang sinasakop natin. Obligasyon natin yun bilang mga ngayon. Especially, o yan, pinag-uusapan noong ko, bakit tayo sa Hong Kong nasunod? Yes. Diba? Yeah. On a given Sunday, a lot of our Filipinos abroad, so particularly in Hong Kong, will converge in an area. Cheetah Road. They're all there. But after that event, a weekly event in the lives of our OFW, parang walang nangyari kinabukasan. Malinis. Maayos. Why can't we do that abroad? And why can't we do that here in our country? Doesn't make sense. That's why sometimes you have to put a dot on everything. Pamisa-misa lang yung quit. Mm-hmm. Kailangan ng ito. Maraming natutuwa. You're compassionate. Sabi nyo nga, maramdam sa puso. Pero, doon ako galing eh. Naintindihan ko yung katatayuan ng... Pero marami rin natutuwa na tinitingnan nyo ang tradisyon, ang kultura. Yung sinabi nyo nga na wala pang dinagawa. Nilinis ko palang si Andres Bonifacio. Binubuhay nyo palang Metropolitan Theater. Saan po nanggagaling yung kagustuhan nyo at concern nyo sa mga ito? Huwag po nyo ikakagalit. Galing po kayong tondo. Hindi naman po kayo sa basura. Hindi naman po kayo yung tambay ng CCP. I am no heritage person. I am no scientist in protecting heritage. I am no specialist in those type of things. But logic will dictate among right minds. A person with has no sense of belonging, doesn't belong to anybody. And the only way to prove that is alalahanin mo kung ano ang nagdaan. Dahil sa mga nagdaan, anuman, for example, let's just talk about our independence. Yung tinatamasa nating kalayaan. Abay, Remy, malaya kang nakalalakan, malaya. Pilipino kapwa mo Pilipino nag-gubyo sa'yo. Nakamit natin yun at ngayon, pinakikinabangan natin hanggang ngayon, as we speak, yung tipo na kalayaan. Pero sa salitang, isang salita na yan, kalayaan, marami nagbuwis na buhay niya. Then, if we are not going to respect their memories, if we are not going to respect yung kanilang pagpapagal, yung kanilang pagsisikap na makamit natin itong kinalalagyan natin, ay sinong gagawa na? Di ba tayo rin kapwa Pilipino? So, ang pagmamahal sa kasaysayan, ang pagbibigay ng importansya sa nakaraan, ay pagbibigay din ng importansya sa sarili mo. Bakit? That's where you belong. We're Filipinos. We should love our home. And we should not forget what happened in the past. Katulad ng binabanggit ng mga bayani, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroon. As a general term and statement, I think it goes to everybody. Not only for Filipinos. Americans should love themselves. Chinese should love themselves. Germans should love themselves. We Filipinos should love ourselves. Yeah. We should care. And the least thing that we can do today, as a matter of gratitude, those fallen heroes, is to immortalize them
So that you will be reminded, and the children of tomorrow will be reminded that if you do good deeds to your fellow men, you will be immortalized. You will be remembered. Kaya tayo naliligwa. Madalas ay hindi na nakakalimutan na natin na nagdaan. Kaya namamali tayo ng landas. Ayun, dapat yun. Yung mga ganong maliliit na bagay, maaaring maliit, pero mahalaga. Don't forget though, subscribe, press the button below, ask questions, or even suggest topics. We'll learn together. And if I know more about it, I'll share it with you. If I don't, I'll research it for you. Okay? See you again.